pagbabasa sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Buksan po natin sa Kawikaan, Proverbs 3 verse 9 to 10. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Sabay-sabay po natin basahin. Sige po. Ang sabi ng Panginoon, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Purihin po ang Panginoon. Basahin po natin sa English. Ang sabi rito, honor the Lord with your wealth, with first fruit of your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will over with new wine. Vats will brim over with new wine. Purihin po ang Panginoon. Itong verse na ito, nagpapaalala po sa atin na ano po? Na itong verse na ito, nagpapaalala po sa atin na ano? Alam po ba natin? Hindi po natin alam? Amen! Nice first fruit time po. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po rito, ang Panginoon daw ay handugan natin ng bahagi ng ating kayamanan. Alam mo, sabi rito, sa English, sabi rito, di ba? With your first fruit daw, lahat ng ating mga, lahat ng ating pinagkakakitaan, sabi rito, ibigay daw natin sa Panginoon ang first fruit. Hallelujah. Alam niyo, sabi sa Leviticus, sinabi rin dito sa Leviticus 23 verse 10, mababasa natin yung patungkol sa first fruit. Sa Numbers 18 verse 12 to 13, basahin na lang po natin para ito po ay patutuo na talaga pong nagpi-first fruit po. Kahit na noong Old Testament pa, nandun na po talaga yung ang mga Israelita ay talagang required na magbigay ng first part ng kinikita nila sa loob ng isang taon. Yung unang bunga ng inaani po nila, talagang ibinibigay nila sa priest. Amen? Kaya ganun din po tayo. Ang sabi rito sa binasa natin, sabi rito sa Tagalog, napakaganda, di ba? Bahagi na daw natin ang Panginoon. Si Yahweh handugan ang bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na animo sa kanya ay ibigay. Ano po ang sinabi? Pinakamainam. Ano pa po yung mga word na pwede nating gamitin? Pinaka the best. Pinakamagaling. Pinakamaganda. Yung pinaka-importante. Amen? Yun po ang gusto ng Panginoon. Yung pinakamainam daw, hindi yung tira-tira. Hindi yung ito lang. Kasi alam naman ng Panginoon, nangangailangan ako. Hindi po gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Panginoon, yung pinakamainam daw. Ano po ba yung sa sarili natin, paano ba natin ma-identify yung pinaka-the best? Amen? Isa't isipin po natin kung paano natin i-define sa pagbibigay natin sa Panginoon. Para sa akin, yung pinaka-the best na pagbibigay, yung pong may sacrifice. Yung pong mayroon pong sakripisyo. Yung po na bagay na nagbibigay ka sa Panginoon kasi mahal mo ang Lord. Nagbibigay ka sa Panginoon kasi gusto mong maging masaya ang Panginoon. Nagbibigay ka sa Lord kasi gusto mong magpasalamat sa Lord. Lalo na po, sa nakalipas na naman na isang taon, na iningatan tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng magandang buhay, malakas na pangangatawan. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon palagi. At bilang magpapasalamat, yun, ibigay natin ang pinakadabes natin sa Panginoon. Ang ating mga first fruit, ibigay natin sa Lord. Alam nyo, para sa akin yung pinakadabes, ano, yung kahit wala ka, yung kahit wala nang matira sa'yo, pero willing ka pa rin talaga na mag-sacrifice sa Panginoon. Yung kahit na gustong-gusto mo yung isang bagay, na kahit alam mo sa sarili mo na kaya-kaya mong bilhin yun. Kaya mong bumili ng mga gadget na yan. Kaya mong bumili ng mga bagay na mapapaligaya mo yung mga anak mo.
ang kagalakan mo talaga na magbigay sa Panginoon. Di ba sabi ko nga po sa inyo, nung mga nakaraan na pag-exhort ko, excited po ako ng pagbibigay namin ng aming first fruit. Alam niyo, sobrang excited po talaga ako kasi napakabuti talaga ng Panginoon. Pakikita mo na ang Diyos kahit kailan hindi ka pinagkukulang, hindi ka pinababayaan, andun yung ang kalakasan sumasa iyo, walang sakit, walang karamdaman, andun talaga lahat. Kaya talaga excited ako na magbigay ng aming first fruit. Kaya napakabuti ng Panginoon sa pagbigay namin ng aming pledge sa church anniversary natin. Saka excited ko po talaga. Ibinigay ko na ang aming first fruit. Kaya napakabuti ng Lord. Napakabuti ng Panginoon. Yun po ang huwag natin kalilimutan na ibigay natin ang pinakadami sa Lord. Kasi ang sabi rito, sa verse 9, sa verse 10, sa gayon kamanin mo ay lagi nang aapaw. Sisimla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Gusto mo ba natin ang ganun? Yung hindi tayo natutuyuan ng kahit na ano, tapos hindi tayo nag-aalala. Alam nyo, napakabuti ng Lord. Kaya po ako, sa pagbibigay talaga sa Panginoon, hindi ako nag-aalala. Hindi ako natatakot. Kasi subok na subok ko na ang Lord. Nakapaglanya na sa oras ng pangangailangan mo ang Panginoon, nandiyan talaga. Sabi nga, sa perfectong oras, andiyan ang Panginoon, tutugon na tutugon. Kaya hindi tayo dapat natatakot na ibigay ng buong buo. Huwag po natin gagawing hulug-hulugan yung ano ha, yung first fruit natin. Ibigay po natin ang buong buo po yun. Hanggat maaari, ibigay po natin ang buong buo. Kasi alam niyo, may experience na po ako na nagbigay po ako, ginawa kong bumbay ang Panginoon. Ginawa ko pong 5-6 ang pagbibigay ko sa Lord. Alam niyo yung first fruit ko, tatlong buwan yata o apat na ewan, basta ganun. Pero alam niyo, yung mga time na yon, siguro 2012 yun eh. Hindi ako totally nagtiwala sa Lord. Napakarami pong nangyari sa buhay namin. Napakarami po ang nagkaroon ng may sakit, yung anak ko, na-opera, yung mga ganun-ganun. Yung benad ko, nagkasakit. Basta huwag po natin gagawin yun kasi magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos punong-puno po ng pagpapala. Hindi tayo bibigay ng Panginoon sa pagtitiwala natin. Amen? Kaya sabi niya rito niya, pangako niya sa atin, di ba? Sabi niya rito, di ba, napakaganda ng tin, oh. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Hindi ka na mag-aalala sa mga bayarin. Hindi ka na mag-aalala kung ano man yung mga due date na yan, kung ano-ano na yan. Kasi ang Diyos ang lahat ang mag-provide niyan. Huwag po tayo matakot. Ibigay natin ang ating mga tithes. Tithes and offering, first fruit, love gift to the man of God. Yung ating po mga plates sa ano ha, sa church rental natin. Medyo yung iba po nakakalimot na po na ibigay ang mga pledges po natin. Ibigay po natin kasi yung po ay tayo po ang nagsulat nun. Hindi po tayo pinilit. Amen? Sige po, ibigay po natin ang pinakadabes kasi ang Panginoon naman ay ibabalik sa atin yan. Siksikliglig, umaapaw, walang sukat at kalag yan. Amen? Lagay na po natin ang ating mga offering bakit. Naibigay po natin ang pinakadami sa Lord. Sige po, yung umupo tayo at kumikit at ipanalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa oras na ito, muli po namin Panginoon na ipakita at na ipadama sa iyo Panginoon ang aming pagpapasalamat. Hallelujah. Ang aming pagmamahal, ang aming pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng aming mga tithes and offering na may katapangan Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa bawat kamay na nagkaloob sa mga kapatid ko, Panginoon, na sa oras ito'y nagbigay, patuloy mo po silang pagpalain. Patuloy mo, Panginoon, hallelujah, iangat ang kanilang mga pamumuhay, O God, ang kanilang mga hanap buhay, negosyo, trabaho, Panginoon, pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng malalakas na pangangatawan, O God. Lord, hallelujah, pagpalain mo sila na higit pa po sa kanilang mga inaasahan. At sa mga kapatid ko, Panginoon, ang nasa ng puso ay magbigay, Lord,
Hallelujah. Bigyan mo po sila ng trabaho, hanap buhay, Panginoon, para maranasan nila, Panginoon, ang biyaya at pagpapala na nagpumula sa iyo. At kapag naranasan nila yung Panginoon, magbigay din po sila, Panginoon, upang tuloy-tuloy po nila, Hallelujah, maranasan ang pagpapala na nagpumula sa iyo. At sa salaping malilikong, Panginoon, tunay po, Ama, na ito'y nagagamit sa ikaluluwalhati ng dakilang mong pangalan. I-multiply mo po ito, Panginoon, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace, and joy.